yung kapitan dito at yung first consulant. Mga konsyan at mga barangay tao. Yung tauna-una ako na recruit. From Nueva Ecija. Kumusta na kayo? Okay po kami. Mga naligaw. Nagsipayan po kami. Nagsipag-reduce. Ngayon pa ako naka, naka-exit na ako sa binalunan eh. Tapos, pabalik. Laya. Ito na po yung mga supremo natin, nagsitap eh. Yes, di ba, Bilik? Provincial chairman. Ay, hello, kumusta na? Yes, kumusta sa... Sir, yung aking kabarkada. Lumapad po na lumapad. Kumagay naman eh. Kumagay. Ermel. Ay! Kumusta yung dalaga? Ay, okay. Dalaga pa rin daw. Ay, sige, patuloy na. Ito. Sabi si Barbie. Kala mo, hindi kami makarating. Ayan, sinundungan namin yan eh. Sinundungan namin. Kung hindi, hindi kami nakaka-update. Naharap ko ako si Barbie. Ayaw mo Barbie. Upo-upagod tayo. Ibinigay namin sa kanyang number na ano pinatawag namin sa iyo. Uy, Donya, kumusta ka na? Parang galit kaya't eh. Di palitan mo ng pangalan mo ron. Sabi ang pangalan lang ha, para pinagyabang. Para hindi. Wala naman problema, Lin. Di palitan mo dyan. Lagyan mo, Lin, no? Si Sir Rampo na tayo dyan. Ako nag-design yan. Ang ganda nga eh. Alay, sinabi pa niya, supreme yung buko doon sa... Ano bro, pinapatulog na mo eh. Ito yung ano, mga junior guardians natin. Thank you sa inyo. Bukas ulit. Ingat ko. Bukas na lang. Tulog na lang kami. Sabi niyo kasi tulog na kami. Okay lang. Next, okay.
Hi guys, we're here at Limbalan Ohoa. Kainan muna. From namin. Binibigay ko lang ito ng 1 hour and 20 minutes. 1 hour? Opo. 1 hour and 20 minutes. Tapos naisip ko pa, sabi ko, nasa daan ba? Sabi ko, nakasang telepon. Ay, ito yung lalas. Kapitan. Good evening po. Good evening po. Opo. Morning, dito na po kami. Sa inyo lahat nagkakaisa, ito sa lang sa mga
sa tao kasi kanke. Nagpapasalamat po sa mga dumating, lalo na lang po sa ating tatay na si UAS Ranger Correa, kay sa ating ina na si GSPP Moises, at saka po sa kanyang anak, at saka po kay Sir Mel, at saka po kay Sir Ram.
Thank you po, Sir. At siya po ay Sir Arnel Mendezabal. Thank you po. Ako po si Freddy PFMG Cloud, General Secretary ng Dingalan Chapter. Happy 10th year anniversary and Merry Christmas. Mabuhay tayong lahat. Salamat, sir. Ito umaga sa inyo lahat. Ako nga pala ang official president ng Libaysia, si Virgilio JSP Maverick Gamarini III. And national officer po. Bumabati lang po ako sa inyo, lalo na sa re-recognize na Paltic Chapter, saka ang aking bagong bukas, Ibona Chapter. Saka bumabati rin po ako ng ating mga bisita, kila Mamot, kay GSP Ranger, kay Sir Mende, at kay Supreme Spider, kay Sir, at kay Sir Ram. Buhabati na lang po ako sa inyo. Isa, happy 10th year anniversary and Merry Christmas. Mabuhay ang Guardians. Salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalo-lalo po sa ating ama na si Sir J.G. Ranger, Imam Moises, si Sir Mende, si Spider, si Sir Mir, si Sir Ram, sa bawat member. Nagpapasalamat ako at muli ako na balik sa inyong lugar na marami tayo nagtipon-tipon. Ipagpatuloy lang natin ang ating samahan, lalo-lalo na sa ikabubuti ng ating lugar. Maraming salamat. Merry Christmas. Maraming salamat po sa oportunidad, sa oras at sa panahon po nyo ngayong araw. Ang papatalunan ko, beauty products, lotion lang. Ito, pabunod ko ako na isa sa ating president. Ayan na. Pambabae lang po ito, kayo nandito sila, wala. Ay, wala pa to. Oh, yung para sa dito na lang po muna, isa pa. Inno-note ko na lang. Wala pa po eh, pero darating po yung mga yun. Apo. Tyron. Ay, wala pa rin. Mga Paltic Chapter po ito eh, kasi swerte naman nila. Yung mga nandito po, sayang naman. Mamaya po natin sila isasama. Sis Edna. Una pa. Kanalo po kayo na isang lotion, Gluta Vitamin E. Thank you po. Okay, salamat po. Manda kayo, mga 30 minutes lang po ako magsasalita. Sa ating po international founding chairman and president, walang iba po si Bernard UGMF UGS Ranger Corellia at sa kanyang Madonna si Edna GS Moses Corellia na siyang international vice president for financial policies. Ganun din po, baka matwala po yung ating executive vice national executive vice president si Brigadier General Retired Roberto G.S. Lubert Calde. Sa amin pong international Secretary General, walang iba po si Ronald G.S.P. Ram Calanday. Nasa rin po ang punong abala or administration overall dito po sa Nueva Ecija at Aurora province.
Kasama po ang kanyang Madonna, si Susan Jesse Chanor Calanday, na isa rin pong national officer bilang international commissioner for financial policies. Sa aming pong kasama, na isa pong gwapong anak ng aming INFC, si Paul Brian S. Spider, Korea, ang National Secretary for Logistics. Sir, ano po ba? Ganun din po, binabati ko rin po si ang ating provincial president ng Nueva Ecija chapter, walang iba po si JSP Maverick Gabriel III. Siya rin po ang assistant division chief ng promotion division. Ganun din po, binabati ko po si Joanne JSP Big Anjo Machias. Member po siya ng Criminal Division under sa Judicial Office. Ganun din po, babatiin ko rin po ang pinaka-sexy dito sa bayan ng Tinggalan, ang inyo po Provincial President, si Marlin S.P. Lin, pagkatpatan bilang Provincial President Aurora. Si Romeo S.P. Tamang, mamangon bilang Provincial Vice President for Admin. Ganun din po si Roland IF ba o plan na ito? IF Ron Alday bilang Municipal Chairman ng Tinggalan. Ganun din po ang isang alam kong pioneer din dito na una kong nakasitian, si Freddy IF Cloud Mandito, ang Secretary General. When are you, bro? Dito po ako. Dito po ako, sir. Okay, binabati ko po. Gusto ko kayo makita dahil bihira nga po tayo nagkikita, nagkakarap. Ganon din po si Joseph PRMG Mondito, ang Provincial Advisor Consultant. Dito po ba? Si yung po ating President or Chairman and other officer, Executive Master Sergeant ng Tinggalan. Walang iba po, si Arnel P. Mendizabal po, na siya po magiging kasama nating katuwang. Mamaya po, ibibigay po sa kanya yung formal na appointment ng ating INFC. Ganun din po, yun po ang aming mababati na ako po, si Isaac G.S. Melpanina, na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masagana at masigabong ikasampung anibersaryo o pagkakatatag ng DPI ako dito po sa bayan ng Tinggalan. At mga bro, bago po upo tapusin ang pagsasalita, nais ko pong sabihin sa inyo ang buhay ng isang guardian ay masalimuot, ngunit mahiwaga, malungkot, ngunit may kasiglaan, masaya, punong-puno ng intriga, punong-puno ng sistiyan, biruan. Ngunit ito sa lahat, overall, or generally, ito po ay masaya, maunlad, pinakikinabangan o tayo'y tumutulong sa ating pamahalaan, sa gobyerno at sa kapulisan. Ipagpatuloy po natin ang GPI Aabo dito sa lugar na ito, sa Tinggalan at sa buong Aurora, na tayo ay nasa paning na gobyerno ay tumutulong sa anumang programa ng ating pamahalaan. Muli, pagbati ko, isang maligayang Pasko at masiglang ikasampung anibersaryo ng GPI Aabo dito po sa Tinggalan Aurora. Maraming salamat po. Moses Corella. Parang wala na akong masabi. Sabi na ng lahat. Sabi ko na lang Merry Christmas at congratulations sa inyong lahat. Salamat po, Mga Moses, talagang paano, from Cavite pa po sila, sa napakahaba po na nagbiyahe nila kahapon, nakarating po sila ng Pangasinan lumagpas. Tawagin naman po natin, at gusto ko po na introduce din sa inyo yung ating advisor and consultant na
organic po ng Philippine National Police ng Lingalan MPS. Tawagin po natin ang nag-iisang advisor and consultant natin, Police Executive Master Sergeant Anel Pranada Mendizabal. Ano lang po? Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay na? Sister, saglit lang. Okay, okay na? Tanggalin ko na yung face mask ko, ano, mga brother and sis, ano? Okay, so it's a great honor and privilege na nandito ako ngayon sa harap ninyo, mga brother and sis, ano? Siguro hindi na yun yung tayo magpakilala ng lubusan, ano? Okay, so nandito ngayon ang ating national and international founding chairman, Major Bernardo UGS Corella Jr. Sir. Welcome. Okay. So, sa kanyang bahay, ma'am, at sa kanyang anak, na sila yung aktibo na sumusuporta sa atin sa mga chapter natin dito sa buong Pilipinas. Kay Sir Ronald Galanday, kay Sir Padilla, ano? Kay Brad Anjo, Brad Mabrik, na nandiyan ngayon. Kay Ma'am Marlene Pagatbatan, ang ating provincial and municipal chairman. Sa kanya mga anak na nandito, mga kumari ko, ano? Kay pare. Pare, kilala ka naman na nila dito. So, hindi ko na kayo isa-isahin, ano? Ako ay, ibig sabihin tuwang-tuwa. At ulit tayong bagong chapter sa Ibuna. Congratulations sa inyo at welcome kayo dito ngayon. Okay? Mga galing sa ibang lugar, Quebeci, ha? Gusto ko kayo makilala. Hindi lang ngayon, kundi sa susunod pang mga pagkakataon. Okay? So, bilang isang advisor na itinalaga dito, napakahirap, ano? Okay? So, gawin nating pino yung ating sarili para sa maging ano tayo, magiging ehemplo tayo ng ating mga brand. So yung Guardian Philippine International Incorporated, yung anti-crime organization natin, mahalin natin to. Ha? Dahil ang organization na ito ay hindi lang basta-basta, ano? Ha? Gawin natin makatotohanan ang pagiging membro natin dahil ha? Tayo ang sa mga magiging ano dito, magiging isang kondisyon nito, kaagapay namin, lalo na sa kapulisan. Kayo ay kasama namin sa advocacy group, ano, na kung saan kayo ay kasama sa force multiplier. Gaya ng binigay sa atin ng karami na tayo ay force multiplier, so panindigan natin. Sabi nga doon sa dasal natin, ano, na itong dasal na ito ay nandun lahat ng mga magiginoo. Ano, mag-ginoo tayo. Kailangan pino talaga. Huwag tayo yung gagawa ng kasasamahan ng imahe ng ating samahan. Okay, so ako ay nagpapasalamat na nandito ko ngayon sa harapan ninyo. Siguro hindi ko papahabain, ano, ang aking sasabihin dahil gusto ko lang kayo talagang batiin ng 10th year anniversary and onwards, ano, so ito pa lang yung simula, ano, hindi ito yung wakas and counting, ano, 10 years and counting, ha, gawin natin na matatag ang ating samahan. Okay, kung saan nyo man ako makita, batiin nyo lang ako kasi hindi ko kayo makilala lahat, ha, lalo na naka-face mask tayo, tama? Okay, so happy 10th year anniversary and Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat. Mabuhay! Salamat, sir. At may ganda ng mensahe. Donate ng upuan. No? May isang consel po tayo, sir. Nagbibigay pera, hindi namin tinanggap. Sabi, mag-donate ka na lang. Nadating po siya ngayon. Nag-donate po ng upuan.
Pinanindigan po natin na hindi tayo namumulit ko. Sabi ko, hindi kami tumatanggap ng pera. Gusto ko mag-donate ka na. Mag-donate naman po ako. Nagpadala ko po ang kahapon. So, dadating po. On the way na po sila. Pero bago po ang lahat, bago dumating sila, gusto ko po na ma-introduce sa atin yung ating pinakamamahal, pinakamagiting na pangulo ng ating kapatiran. At ito po ay ipapakilala ng ating Vice Presidente na GSSP Mel Padilla. Muli, isang magandang umaga sa inyo, mga bro, mga sis. Ihanda na po natin mabuti ating sarili. Narilito na po tayo sa pinaka inner portion o sa pinakapuso ng ating programa ngayong araw na ito. Napakapalad po natin at tayo ay napuntahan rito from Cavite to Aurora ay pinuntahan po tayo rito upang makibahagi sa ating pagdiriwang ng 10th anniversary ng GPI ako dito po sa bayan na Galan. Ikaw na po ko makatagalin. Nais ko pong dito na po tayo. Tuloy na po kayo rito. Makinig na po tayo. Nais ko pong ibigay ang magbibigay ng kanyang masiglap pananalita, inspiring speech. Walang iba po ang ating pinakamamahal, ang tall, dark, and everything na ating IFNC President. Walang iba po si Bernard UGS Ranger Corilla. Sir. Maraming salamat po sa nag-introduce sa akin. Sana totoo lahat ng sinabi niya. With due respect dito sa ating mga kasama, I would like to give an honor. Unahin ko na yung pag-award sa kanya bago tayo magsalita. So, it's a privilege for me. Siguro ako na rin ang magbasa para po sa ating guest ngayon. Sabi ng asawa ko, ibang klase, pag nagbabasa, tinatanggal salamin. So, GSP is SGF 2015-01-001. Memorandum, Region 3 Nueva Ecija to Police Executive Master Sergeant Arnel Granada Mancisaban from Office of the International National Founding Chairman, subject appointment. Date, December 12, 2021. You will be pleased to know that you have been officially appointed as advisor and consultant of Region 3 Dingalan, 2nd Federal Chapter, effective upon your acceptance the position as signified by your imprimatur. Congratulations, we look forward to your wholehearted cooperation to the good of this office, the Guardians Philippines Anti-Crime Organization, internationally incorporated, and the entire membership of our organization anywhere else in the world. For widest dissemination, God bless at mabuhay po kayo, signed by yours truly. So ina-award po natin sa ating pong kagalang-galang na Police Executive Master Sergeant. Congratulations. Hope na magpatuloy yung ating do you want to say something? Sir, sabi ko nga, ako'y lubos na kapasalamat. It's a great privilege and honor bilang isang ganap na ngayong advisor and consultant ng Guardians. Okay? So, kaya nyo rin to. Lahat mararating natin to, mga brad and sis, ano? So, hinay-hinay lang. Pero, nandito na tayo eh. Panindigan natin kung ano man yung sinalihan natin, maging proud tayo. Okay? So, maraming salamat sa pagbibig mo, sir, ng in-acknowledge ko bilang isang uniform personnel. So, nandito na. So, thank you and God bless sa ating lahat. Happy 10th year anniversary. Thank you very much. So, sa pagbati mo na, unahin ko, of course, yung ating
International National Vice President for National Affairs. So ibig sabihin, lahat ng pangyayari sa GP Anti-Crime buong Pilipinas ay mayroon pong humahawa. Walang iba kundi si GS Mel, palakpakan natin, sa Akpadilla. So actually, yung kanilang rank is GSSP, Grand Senior Supreme Prime. So lahat ng Vice President, linagyan natin ng GS. Ang sabi nila ni General, tawagin daw sila na GS kasi UGS naman tayo, Universal Grand Supreme. So sila naman ngayon yung mga gurang na supremo. Di ba? Yung mga GS. So palakpakan natin sila. Gustong-gusto nyo rin lang eh. Akala nyo, Grand Supreme, gurang na supremo. So yan sila po, yung ating mga lolo. Kasi inorganize ko as doon para lalo-lalo na sa mga bago. Last November 14, we have celebrated our 26-year anniversary doon sa National Headquarters natin. So, bibigyan ko lang kayo ng idea paano nabuo yung GPI, Guidance Philippines Incorporated noong 1995, GPII noong sumunod na ng mga generation hanggang sa ngayon ang GPII Anti-Crime. So parang walang pinag-iba yan sa PNP. We have been accredited as NGO since 1995. During the time pa, ang tawag pa noon PCRC, Police Community Relation Command. Naging PCRG, Police Community Relation Group. Ngayon naman PCAG, Police Community Affairs Development Group. So, ayaw ko, anong susunod pa? Pero lahat na, may group naman sa dulo eh. Okay lang. So, ibig sabihin, we've been serving as a partner of PNP from there on, papunta in the future. So, kayo ngayon ay nag-anibersaryo ng pang 10 taon. Ako po ay nagagalak bilang inyong ama sa organization na pinamumunuan natin. At we, sa dami po ng Guardians branches, we have 135 branches nationwide and abroad. At nag-serve naman din tayo dyan bilang Universal Grand Guardians Brotherhood President. Tayo ay nauna, ang nauna muna nag-serve si General Beruya. Last day, bago lang, namatay na rin si General Beruya. Sumunod kay BFG Abraham, yung atin pong pinakalolo sa organization. Mga na-COVID sila. Kaya nung narilib ako ni BFG Abraham bago siya namatay, ipinasa ngayon doon sa kay Isaac. Sabi ko mukhang malalaktawan ako kasi lahat ng inapointo natitigok na eh. Diba? So dahil sa pag-relieve natin, siguro mayroon pang gusto yung Panginoon. O hindi ka pa tapos, alis ka na muna dyan, dito ka muna sa Anti-Crime. So we have been planning, of course, para doon sa mga ngayon palang nakakilala sa akin. Ang pinakamapalad inyong lugar, lalo na Nueva Ecija, Tinggalan. Dahil dalawa sa pinaka-trusted man ko sa organization ever since, ay nandito dito po. Si Guardian sa Supreme, yung kurang na Supremo, si Mel, palakpakan ulit natin. Nandito po yung ating International National Secretary General naka-base sa Kabanatuan. Nandito. At yung ating mga national officer, concurrent position they are serving sa national officer, nandito si Maverick. Palakpakan natin si Maverick. Nandito si Joanne. Kaya nakamali ID nito eh. Kala nung pamangkin kong gumagawa, babae. Kaya ginawang Juan. Ito si, palakpakan natin si Juan. Joanne Machias. Sila po, nandiyan si Sanon. Si Baby, si Len Pagatpatan. Ito po nung time noon na 10 years ago. Dito kami noon nila Ram. Nag-organize kami. So sila yung mga produkto namin. And I'm so happy na umabot ng 10 years. Although ang ating organization minsan mayroong parang papunta rin dito sa inyo. May pababa, may pataas. Parang spaghetti, di ba? So I'm happy with that. Lalo-lalo na, nandito, kasama nyo na yung ating partner sa organization, sa advocacy natin as an anti-crime group. Andito po yung ating advisor and consultant.
Di ba? So, may pagpapatuloy natin yung programa natin sa ating organization at the same time as yung ating commitment sa PKG, sa Camp Rame. So, ang sabi ko nga, di ba aling kukunti tayo, basta yung nagpe-perform ay sumusunod doon sa advocacy ng pagiging anti-crime. So, pagiging anti-crime member mo, ay nalilihis na natin yung mga sumasali sa atin, na ililihis na natin doon sa mga masamang gawain. So, yun ang purpose natin. Hindi yung mag-control tayo. Ang atin lang ngayon, when you join the organization, you will pass through our mga pagsubok. Mayroon tayong screening. Kaya naging mahigpit ako na nagbibilin ako sa mga officialis natin, most especially the founders, to check first. Kasi ang mache-check nyo dyan, tayo tinitingnan natin. If this is your sponsor, ikaw sponsor. So pag nagsumablay yan, hindi naman namin kakilala yan. Ikaw ngayon ang pipigay namin. Paano na ipasok yan? O, kagaya ngayon dito, I know these are the aspirant, mga nang may mga tatak na sila, di ba? Wala lang uniform. So, tingnan natin. Pag halimbawa, kagaya ko, so dunin ko ranger. Makipagkamay ngayon sa akin yan, naka-civilian, duda ako dyan. Di ba? Kasi walang identity yan. Walang pinag-iba rin sa police. Pag naka-uniform sila, madali nating mabigay yung respeto natin. Ay kung halimbawa ngayon, si bro, lapitan ako, hindi ko kayo tinutukoy ha, sinisimplihan ko lang. Bigla ngayon, hindi kita kakilala, nakipagkamay ka, magmamano ka. Malay ko naman kung mayroon ka palang kasunod nun. So bilang ranger, alam mo ranger, walang tiwala yan. Umiikot kasi yan eh. Ha? Nagmamanyuwe. Bilang ranger, hindi tayo basta-basta ang nagagano. So I just want you to feel it na ang pagsali sa organization ay ganito po yung ano. So nung araw, hindi, nauso na kasi ngayon yung mga anong tawag doon, millennial. So hindi natin maiwasan. Minsan yung ating pagiging stricto na lalagay natin nung mga time noon, di ba? Meron pa akong sa Biskaya, doon sa mismong rancho ni General Lansion, nagpalagay ako ro, lahat ng papasok doon, ginaya ko yung amin doon sa tanay. In this obstacle, we will separate the men from the boys. Dadaan talaga doon yung mga aspirant. Pero ngayon, hindi na. Minsan nagugulat ako, most especially sa NCR, na mayroon bigla na lang magiging MG. Tatanungin ko yung founder, na-recruit mo, na-screen mo ba yan? Sabi niya, oh sir, siguraduhin mo, walang sabit sa droga yan. Ha? Kasi pag may sumabit dyan, tatawag yung PCP doon sa krami. Pagdating ng PKG, tatawagan ako, chairman. Meron na naman nakakulong doon na member mo. Di ba? So, iniiwasan natin niya. Kasi anti-crime na nga tayo eh. Ay kung ayaw nyo, papasok lang kayo dito, you will be using our organization as an anti-crime group para pantakip sa mga ginagawa ninyo, umalis na kayo. Kasi kung gugustuhin ko rin lang yan, ay tanggalin ko yung anti-crime. Iiwan ko yung crime para ang i-recruit ko, karnaper, drugista, o tapos, di ba? Mga usdo, ay madaling mag-recruit nun. Kaya lang tayo, pinaninindigan natin yung ibinigay sa atin na tiwala ng institusyon ng Philippine National Police. Isipin nyo, hindi tayo aabot sa pang 26 na taon nakapartner nila. O ngayon, kita mo nag-pandemic. Throughout the Philippines and abroad, sino partner ng PNP sa mga checkpoints? Puro GP anti-crime. Okay? Maraming guardians yan. Nakikita natin yan. Tingnan mo, may nag-party list yung pagkalahatan. Guardians party list. Nagsulat ako, pina-YouTube ko pa, na ibuboykot dapat yon. Bakit? Ang nominee number one is nung sumulpot ng 2015, nagbuo ng Ram Guardians Alakdan. Just isipin mo. Okay yung unang original na Ram na kasabayan namin noon, yung Reform Army Movement, may advocacy yun. Pero ito ngayon, na hinahawakan ng civilian, revolutionaryong alyansa ng mga kabayan, paano mo ipapartner sa anti-crime? Sana naintindihan ninyo yon. Itong sinasalihan nyo, hindi basta-basta to.
Alam ko makaka-apekto yun. Halimbawa ngayon, nakipag-partner, so supportahan ba natin yun? Sabi nila, gago naman pala yung leader dyan, si Ranger. Anti-crime ang sinisigaw, tapos nakasuporta sa revolusyonaryo, sa mga rebelde. Di ba conflict na? That's why, inano natin na hindi dapat mamuno sa Kongreso yung mga ganun na sumapaw lang doon sa organization ng 2015, ay tinakpan na yung ating pinanggalingan noong 1976, naging 1984, tapos ngayon, 1995, pumasok na tayo as partner of the VNP, bigla na lang tayo papasukan ng 2015 na ganun-ganun lang. So we will just try to figure it out na ilagay natin siya sa tamang perspective. Oh. Kaya kayo dito sa Dinggalan, lalo na na na, I would like to recognize doon yung bagong, ano yung pangalan, Ibona. Si Ibona, ano ba, artista ba yun? Lugar, si Ibana pala yun. Si Salawi pala yun naiisip ko. Ang sexy kasi nun eh. Ibona pala, iba pala. Palapak naman niya, palapak. Oh. Para medyo masanay kayo kay Ranger. Alam ng mga national officer ko yan, pag nagsilita si Ranger, it's only 5 seconds and 1 day. Di ba? Yung mga gutom na sa inyo, pwede na tayo mananghalian mamaya, mga 4:30. O, total naman, naligaw na rin lang o, samantalahin na natin. Ha? Kanyan lang yan, bawi-bawi lang yan eh. Kailangan nyo, hindi ko kayo babawian. So, maswerte yung mga nagpa-member sa anti-crime. Mayroon na kayong matitinong opisyalis. Sana nga, matino nga sila. Mayroon kayo kumuha tayo ng advisor, yung talaga nasa servisyo. Ah, para at least, ganun din kami doon, sa krami. Ay naiiba lang doon, kasi medyo ang kasabay natin, mga general. Eh pagkasabi mo general, siyempre ang feeling mo parang general ka na lang, di ba? Sila, totoong general, ikaw, general textile. Di ba? Ganun lang yun. Oh, merchandise. Pwede naman yan. So that is the way kung paano tayo nakikilaro doon from the time pa ni General Sarmiento. Si PNP noon, si Sarmiento pa, nag-umpisa na ako dyan eh. So sila General Adjong, medyo, ayaw ko kung saan na sila. Sila yung mga general na nga, dami na kasing ano eh, bumigay na rin. Sana, yun ang sinasabi ko ngayon in your behalf, I would like to mention also yung atin pong executive vice president, si retired general Roberto Recalde of the Philippine Air Force. Ako na rin ang magsalita para sa kanya dahil ngayon sila ay naglilibing doon sa ating isang senior supreme prime, si SSP Kagawad, na ililibing ngayon. Kaya sila general, sila yung nag-asikaso doon sa Batangas. So, ganun lang talaga. Kaya nga tayo, mga bro at saka sister, itong pandemic na to, it is, hindi natin yung ano eh, kung totoo ba to o hindi. Pero parang totoo, ang dami na natigo. Oh, ang dami na eh. So, we have to be careful. Unang-una, I just want to mention na noong, alam nyo na mayroon tayong alalay sa buhay eh. Di ba? Hindi po yun insurance. Yung atin pong alalay sa buhay para sa bruansi. Kaya nga tinawag natin parang internal yun na parang cash ban natin. Naglalagay tayo per year na 300. Di ba? So naging okay yun for so many years. Naiba lang yung sitwasyon ngayon noong nag-pandemic. Yung laging reserva natin, nasanay kami doon na every year naglalagay lang tayo ng pondo na 30,000 to 40,000 for doon sa magiging casualty natin na 3 o 4. Pero ngayon hindi, nadoble. So parang na-short pa yung pondo ng ating Pinads na nag-abono. So nung nag-November tayo, nagbayad pa tayo. Pero sa ngayon, sa experience namin, isinama ko na doon sa memorandum ko na hindi lang yung kabro, isama na bayaran ng alalay yung kanyang Madonna. Kasi hindi lang naman hinahanap ni COVID yung kabro eh. Hinahanap pati yung asawa. Oh, basta yung legal. Kaya nga tinatanong ko si Mel kanina, kung sakali, kanino ba mapupunta? Sa Alpha, sa Bravo, sa Charlie? Hindi ba yun mo mabuti yan? Ay, masyado maigli. Lagi kong sinasampul yan dahil talagang nung pumasok, nung inorganize ko yung GPI,
Parang 16 anos lang ako. 36 ka na, no? So, mga joke, biglang umiiling. No? So, hindi po natin maiwasan. Kami nila, Bro Mel, kami po, hindi talaga namin ini-expect, kami nila Ram, na magiging ganito kadami. At hindi ko rin inaakala na magiging ganong kaboom ang GP anti-crimes sa buong mundo. Ako, nag-organize lang tayo nung araw. Ganito ang upuan natin, no? Si Sir Sander, ang ating tumatakbong ko siya, no? Si Sir Sander. Okay, ang ating nalabang mayor, si Ma'am Diwa. Ayun pa. Si Mamuna po, ang vice mayor, at ang mga kasama po niya. Ha? Pinasa ngayon incumbent councilor yung anak. So ang sabi ko doon, naguguluhan yung ating sergeant major ng Papa Alpha doon. Dahil siya ngayon ang pinahawak ko bilang neutralizer. I-neutral mo, ikaw yung spokesperson ko dyan. Ano sir ang gagawin ko? Parang nahahati ngayon yung dahil sa eleksyon. Siyempre, magkalaban yung dalawa. So, simple lang po yun. If ever, simula pa noon, ginagawa natin Ram, di ba? Kung sino yung majority decision ng grupo na bibitbitin, yun ang official candidate na i-announce natin. Yung doon sa kabila, sa kabilang grupo na bitbit ng broke natin, na hindi naman natin officially in-announce, magpatuloy lang siya. Kasi unang-una, ang election is only 45 days sa local and one day election. Doon sa mga national, it's 60 days. Campaign period plus one day. So I don't want na everybody ay magkagulo tayo after election na nag-aaway na naman. It's just because of 45 days and 60 days. Mabuti pa yung manok na lang, 45 days din yun eh, di ba? So yun na lang sila mag-aaway doon, wala namang problema eh. Pero sa election, ganun din yun eh. We are part and partner of PNP. Kung sino yung nasa pamunuan, yun ang sinusuportahan natin. So halimbawa ngayon, kung sino umupo na si PNP, doon tayo nakasuporta kasi yung PKG under doon. And we are an accredited NGO of PKG. So pagdating sa baba, pag sinabi ng ating partner, ng advisors na tinggalan, o control tayo, neutral tayo dito, checkpoint tayo dyan, doon lang tayo, huwag na kayo sumalid doon sa kampanya-kampanya. Now, ano ang gagawin natin? Just in case na may official. Let's say ito, sample na natin to. Nandito. Silang tumapo officially, sila talagang bibitbitin nyo. Kinubidan nyo eh. Di ba? Ngayon, kahit na indirect yung sinabi ko, di ba? Pero, ano yung given? Nandito sila kasi hindi naman kayo kukuha ng iimbitahin nyo kung hindi tanggap ng puso nyo. So, anong gagawin nyo ngayon? Wala naman kayong checkpoint kay Executive Master Sergeant. Wala kayo doon. Tanggalin nyo yung uniforme nyo, suotin nyo yung uniforme nila, mangampanya kayo dyan. Di ba? Huwag nyo suotin niya ang uniforme natin. Pero halimbawa, nag-request si Master Sergeant, mag-duty tayo, suotin nyo yung uniforme nyo ng anti-crime. Pero during the rally, during the ikot-ikot nyo dyan kampanya, you wear what you want to wear na uniform. Kung sinabi nilang pula, magpula kayo. Pag green, mag-green. Pag yellow, ano pa yun? May pink pa. May pink. Parang Power Rangers din yun. Red 1, red 2, yellow 1. Parang ganun din. Parang si Ranger din yun eh. So, ilalagay lang po natin sa tama. Huwag nyo pong gagayahin si Founder Axe ng Delpan, Tondo. Tumakbo na kagawad, pinasuot ng GP anti-crime, pagkatapos ng kampanya. Nalaman natin yun, itinumba ng PNP doon mismo sa Delpan. Binira doon ng mga taga-Bidea. Yung pala yung founder pala natin doon, ay yung pala yung pinuno ng droga doon sa Delpan. Nakita niya naman, anti-crime pa nakapasok. Di ba? So, mag-iingat po tayo. So, linalagay lang natin sa tama. Magiging tama naman yan pag sumusunod tayo sa protocol. We have our own protocol. Yun lang ang medyo kinakakaba ko, kaya tayo umiikot. Hindi ako umiikot para mangampanya. Kasi unang-una, hindi naman tayo tumatakbo eh.
kita mo, mayroon sana tayong party list, yung ako guardias, ayaw nang pumili. I bet natin pipilitin. Yung guardias party list ngayon na parali-rali pa rin, mga ungas yun. Lalo na yung nominee number one, yun lang yung pumalit doon. Kunyari, Universal Guardians President daw siya. Second Tapay. Tapos, magrarali daw siya, kaya niya raw punuin ng guardians yung Intramuros. At kaya raw niya magpagera. 2015 lang siya pumasok sa organization. Hindi nga siya dumaan doon sa history natin ng mga Diablo Squad pa. Na na-assign tayo doon sa mga island na wala nga, no man's land niya eh. Hindi nga na kayo yun. So be careful, lalo na yung mga guardians. Kaya nag-file ako noon na i-boycott natin. Pina-YouTube ko. Declaration na i-boycott lahat ng guardians party list yun. It is not because na na-deny tayo. Accepted natin yan. Why? Hindi natin nakuha yung requirements na hinahanap sa atin ng COMELEC. Pinagsasubmit tayo ng list of officers and members of every chapter in every COMELEC area para pagdating sa verification, meron sila ma-verify o meron bang member ng Apo Guardians party list yan? Ay naka, wala po kami natatanggap. Kung ikaw ngayon official doon, ikaw commissioner, tatanggapin mo ba yun? Ay wala ka namang hawak na ebidensya na ito ay existing. So anong lumabas? Ay ang alam nila sa COMELEC, GP anti-crime. Pero hindi natin pwedeng i-party list yan dahil partner ng PNP yan. Diba? As an NGO partner. So nagbuo tayo nung Ako Guardians, yung aktibong koalisyon ng organisasyon Guardians, party list, supposed to be na isigaw natin na we belong to the marginalized sector. Pero hindi natin na-comply. So sabi ko sa kanila, mayroon pa tayong 3 taon para lang magsulat kayo ng officialist nyo at members nyo na magpa-receive sa'yo mga COMELEC. Halimbawa, taga Davao kayo, pa-receive mo doon. Di ba? Huwag kayo magwawala ngayon. Eh kasalanan din naman ninyo yan eh. Hindi naman ang kasalanan ng COMELEC yan. Bakit kayo makikipag-gera doon sa sa COMELEC? Ano na may ilalaban sa'yo ng COMELEC? Eh, alam niyo naman yung COMELEC ngayon. Excuse me, sa mga kandidato. Medyo mahirap magpa-approve kasi dyan. Bago ka makapag-file ng COC, meron pang, sasabihin sa'yo, Major, meron, kompleto ba yung supporting documents mo? Kompleto na ito, ma'am. How about the supporting pesos? Patay tayo doon, di ba? May supporting documents. Nakahanap pa ng supporting pesos. So, hindi natin maiwasan dyan. That's the trend, di ba? Ang sabi nila, bawal na raw yung mga magkakamag-anak. Lagi sinisigaw yun. Na-approve ba sa batas yun? Hindi. Kasi kahit na ayaw mo, kagapares namin, kami nakatira sa Bacoor, hawak na rebilya doon eh. Sino naman ang lalaban sa mga rebilya na may pera? Kahit na ako. Anti-crime? Banggitin niyo yung pangalan ng chapter, Ibona at saka Paltik. Okay? Samahan ng kapatirang Guardians ng Pilipinas. Ay team na nanunumpa. Nagagawin ng buong katapatan ang tungkulin at responsibilidad na ipinagkakatiwala sa akin ng kapwa ko Guardians. Tiyaking pampan ang mga adikain at panghawakan ang mga prinsipyong gumagabay sa samahan GPII anti-crime. Bilang tunay na GPI anti-crime, aking isa sa katuparan ang tungkulin sa Diyos at sa bayan. Sumunod sa batas ng GPI anti-crime. Tumulong sa ibang tao sa lahat ng pagkakataon. Panatilihing malakas ang aking katawan. Gising ang isipan at marangal ang asal. Kasi anawa ako ng Diyos. Okay, congratulations sa new chapter ng Paltik at Ibona. Welcome to the group. Thank you.
Ang dami na pala nila, oh. Marami naman siya. Narking nga po namin last sa Sunday, Francisco sila. Buna. Sa chapter po. Ang dami na, oh. Gilid po ng dagat. Gilid po ng dagat kami nag-mark. Saludo ako sa kapatirang guardian sa buong mundo. Pinagmamalaki ang aming samahan. Ikaw ay dadaling nito sa kabutihan. Dito ako kabilang sa naiba. Kasi ang guardian sa buong mundo ay nagkakaisa. Sa pagtulong laging nakahanda sa kalikasan at buong bansa. Hindi naghahangad ng kahit na ano. Kami ay masaya na makatulong sa inyo. Kaya tuloy lang kung anong naumpisahan. Ang magandang hangarin ng kapatiran. Ito ang guardians, ito ang tropa ko. Hanggang sa huling patak ng aming dugo. Kung ano ang tama, yan ang aming kapatid.
kapatiran, kalaban ng masama. Matatag ang aming samahan mula panoon at mas lalo tumatag.